Magandang araw po mga ka-prom D. Ngayon naman po ay pag-usapan naman natin kung papaano ang epektibong paraan ng paggamit ng rice hull o ipanangpalay para sa ating garden soil. At bago po natin yan tuloy na pag-usapan, kung kayo po ay bago dito sa aking channel at hindi pa po kayo nakasubscribe, makikisuyo na lang po mga ka-prom D na paki-click nyo po yung ating subscribe button. At mamaya po, pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, ay paki-like and share na rin po kung nagustuhan po ninyo. Ngayon po mga ka-prom D, ipapakita ko po sa inyo ang proseso ng pagdi-decompose or pagbubulok po ng ipanangpalay para mas maging epekto po siya kapag inihalo po natin sa ating garden soil. So, kumuha lang po kayo ng sanglagayan na po, lalo po kung kayo ay nasa mga bahay lang for home gardening. So, kagaya po nito, ito po ay pinaglagyan po ng ice cream. So, ito po yung gagamitin natin at ilagay po natin yung ipanangpalay. Then, haluan po natin mga ka-prom din ng lupa. Bali, ang ginawa nating mixture po niyan, 30% po yung dami ng lupa at 70% naman po yung ipa. So ayan, haluin lang po nating mabuti mga ka-prom D. Yan po. At pagkatapos po nating mahalo, lalagyan po natin ng tubig. So ayan po. Tamang dami lang po ng tubig ang ilalagay natin mga ka-prom D. Medyo haluin po natin para tumagos po sa ilalim. Huwag niyo pong masyadong dadamihan kasi kung medyo mataas po yung tubig niyan, lalo na sa bahay lang kayo, baka pagbahayan po yan ng lamok. So yan po mga ka-prom D. So bakit po kinakailangan natin gawin mga ka-prom D yung ganitong proseso? Kasi po pag inilagay po natin ang ating rice hull or ipanampalay direkta sa lupa nang hindi po natin binulok, matagal po ang magiging proseso po para ma-decompose siya kasi kailangan mas maganda ihalo po natin yung ipanampalay, yung nabubulok na po siya, para sigurado po tayo na makakapag-release na din po siya ng mga nutrients. At ito pong ipanampalay ay mataas din po ang NPK content dito or nitrogen, phosphorus at potassium at ilang mga micro nutrients. At kapag ka inilagay po natin ng hindi pa po siya nabubulok, matagal pa po na proseso bago po siya na mabulok. At ang isa po sa hindi maganda po doon, minsan kasi may mga tulyapis po yan o yung ipa na may lamang pang parang bigas po sa loob, pwede pong sumubol yun. At pagka direkta po yan nakalagay sa ating lupa at pinagtaniman po natin ng halaman at sumibol po yung mga ilang mga palay o mga tulyapis, makakaagaw pa po ng nutrients po yon sa ating mga halaman. Kaya mas maganda po ay bulukin po muna natin, hintayin nating ma-decompose ito pong ating ipa, saka po natin ihalo sa lupa na ating pagtataniman. Nilagyan na din po natin ito ng konting lupa para mas mabilis po siyang mabulok. At pag tumubo po yung mga tulyapis po dyan o yung ibang mga palay pa po dyan, mabunot po natin kaagad bago natin ihalo po sa ating lupa na direktang pagtataniman po ng halaman. So pwede na po ito nating gamitin pagkalipas lang po ng mga 2 linggo mga ka-prom D. Basta tingnan lang po natin pagkalipas po ng ilang araw, kung naiga na po yung tubig ay basa-basain po natin. Mas maganda mga ka-prom D kung ang inyo pong gagamitin ay yung hugas bigas, dahil yan po ay nakakadagdag po sa taas po ng nutrients din po dito sa ating lupa, dito po sa binubulok po natin na ipa po ng palay. So okay na po ito mga ka-prom D, itatabi na lang po natin sa isang lugar, takpan po natin kasi baka po puntaan siya ng mga daga. Ano po, alam po natin yung palay or yung ipa mabango po yan sa mga daga. At pagkalipas po ng 2 linggo, pwedeng pwede na po natin itong ihalo. Mga ilang araw po siguro bantayan nyo kung sisibol po yung mga palay na kaunti po na nakahalo po dito para mabunot na po natin mga ka-prom D. Ito na po siya mga ka-prom D after 1 week. So halos nabubulok-bulok na po yung ipa. At yung sinasabi po natin nung nakaraan, ito nga po yung mga palay-palay na maaari pa pong tumubo. So bubunutin lang po natin yan. Hindi na po makaagaw pa ng nutrients.
Sige po, 1 week pa po mga ka-PromD at okay na po yan. Magagamit na po natin pang halo sa ating garden soil. So ito na po siya mga ka-PromD after 2 weeks. So ayan po, nung nakaraang linggo ay pinakita rin natin na binunot po natin yung sinasabi natin na iba pang mga tumubo na mga tulyapis o tubong palay. At ito po, pwedeng-pwede na po nating ihalo sa ating mga garden soil na gagamitin po para sa ating mga halaman. Kung mas matagal po, mga isang buwan o higit pa nating binulok po yung iba, syempre, mas maganda po yun mga ka-PromD. Pinakita ko lang po sa inyo yung pinakamabilis na paraan para po mabulok po itong AIPA ng palay at pwede na po nating magamit.